halika na ang saya-saya, kindergarten. Matututo ka at mag-e-enjoy ka pa sa kindergarten. Schedule ni Sofia. Anak, tanghali na. Bumangon ka na. Oras na para bumangon. Nanay, anong oras na po ba? 6 o'clock na ng umaga, anak. Hindi ba ang sabi ni nanay, dapat maaga tayong gumising sa umaga upang ito ay makasanayan natin? Mahalaga na tayo ay gumigising na maaga. Isa pa, anak, ang sinag ng araw tuwing 6 o'clock hanggang 9 o'clock ay bitamina. Kung kaya, maaari tayong lumabas ng bahay upang magkaroon ng malusog na pangangatawan. Eh, inay, paano po ba sa orasan ang 6 o'clock hanggang 9 o'clock? Ganito, anak. 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock. Madali lang po pala ang pagbabasa ng oras. Oo, anak, madali lang. Sige nga, anak, sabihin mo nga kung anong oras na ngayon. 7 o'clock na po ng umaga, inay. Magaling, anak. Oras na para kumain ng umagahan. Anak, pupunta ako ng palengke. 8 o'clock na ng umaga. Oras na din para ikaw ay maligo. Mamayang 9 o'clock, habang ako ay nasa palengke pa, ay mag-aral ka ng iyong aralin. Pagdating ko ng 10 o'clock, dapat ay tapos ka na ng iyong aralin. Unahin ang pag-aaral kaysa laro. Opo, inay. Anak, natapos mo ba ang iyong aralin? Opo, inay. Nagugutom na nga po ako. 11 o'clock pa lamang ng umaga, anak. Sige, magluluto na si nanay. Pagkayari ng isang oras, ako ay matatapos na. Mamayang 12 o'clock, maaari na tayong kumain, anak. Inay, maaari po ba akong maglaro pagkatapos kumain? Anak, hindi ba ang sabi ng nanay, matutulog ka sa tanghali para ikaw ay lumaki? Matulog ka ng 1 o'clock at pagising mo ng 2 o'clock ay maaari ka ng maglaro hanggang dumating ang iyong tatay ng 5 o'clock. Mahaba yun, anak. 3 oras kang maglalaro. Mula 2 o'clock hanggang 5 o'clock. Maaari ka ding manood ng telebisyon kung gusto mo. Kaya lang, anak, mamayang 7 o'clock ang oras ulit ng pag-aaral. Pagkatapos nating kumain ng hapunan ng 6 o'clock. Pagkatapos naman po mag-aral, ay maglilinis at matutulog na ng 8 o'clock, hindi po ba, inay? Ikaw talaga? Hayaan mo, anak. Bukas ay Linggo, ang malayang araw natin. Oras at araw ng pamamasyal. Maraming salamat po, inay! Isa-isahin natin ang schedule ni Sofia. 6 a.m. pagbangon. 7 a.m. pagkain sa umaga. 8 a.m. pagligo. 9 a.m. pag-aaral. 12 noon, pagkain sa tanghali. 1 p.m., pagtulog. 2 p.m., paglalaro. 6 p.m., pagkain sa hapon. 7 p.m., pag-aaral. 8 p.m., pagtulog sa gabi. May schedule ka din ba sa iyong mga gawain? Alam ba ninyo na mahalaga ang oras ng mga gawain? Alam din ba ninyo ang pagbabasa ng orasan? Alam ba ninyo na ang isang araw ay mayroong 24 na oras? 12 oras sa umaga at 12 oras sa hapon o gabi. AM ang tawag sa oras kapag umaga. PM naman ang tawag sa oras kapag hapon o gabi. Ang orasan ay mayroong 2 kamay. Maikling kamay ang nagsasabi ng oras. Mahaba
habang kamay naman ang nagsasabi ng minuto. Halimbawa, maikling kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mahabang kamay. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ulitin natin. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Kapag ang maiksing kamay ay nakaturo sa saktong bilang at kapag ang malaking kamay ay nakaturo sa 12, ang oras ay maaaring basahin at isulat ng ganito. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. Kapag ang malaking kamay ay nakaturo sa 6, ang oras ay babasahin at isusulat ng ganito. 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, at 12:30. Ang pagbasa at pagsulat ng oras ay mahalaga sapagkat ito ay kasama sa pang-araw-araw nating gawain. Mahalaga na ito ay ating matutunan. Ito ay magagawa natin kung kayo ay magsasanay na bumasa at sumulat ng oras. Tandaan din mga bata, higit sa lahat, dapat maglaan tayo ng oras para sa ating pamilya.